naman po para sa ating pillowcase ng ating hotdog. Hotdog pillow. Nag-prepare na po ako ng tela na ang sukat ay 25 by 48. Ayan po siya. Itong 25 by 48, imamark lang po natin ito sa dulo ng bubuhitan na rin natin. Bababa lang natin siya ng 5 inches mula sa taas, bababa 5 inches then bubuhitan natin siya. Dito natin ilalagay yung ating garter. Gawin natin to sa magkabila ang dulo. Ito yung kabilang dulo, imamark ito po siya. 5 inches. 5 inches. Ito po ang ating dulo. Pwede na po natin siyang tahi. Ganito naman ang paraan ng pagtahi ng ating hotdog pillowcase. Itong ating ginuhitan, dyan po natin itatapat yung garter. Tinahe. Ang sukat ng ating garter ay depende sa lapad ng tela. Hindi tayo nagsukat. Napakita ko sa inyo kung paano natin lalak. Mula sa simula, maglalak muna tayo. Pag nailak na natin, hahatakin natin yung garter hanggang saan yung kaya niyang hatak na mailapat natin sa tela. Hawakan natin dito sa kabila habang pinapasadahan natin para may alalay kung tayo mabalian ng paa. Hatak uli hanggang saan yung tela, hanggang saan yung kaya niyang hatak sa tela, or gusto niya naman huwag masyadong mahigpit, alalayan na lang. Hawak dito, then alalay ulit sa likod. Hapak ulit. Alalay sa likod. Dito po, hindi tayo magsasagad ng tahi. Yung garter, hindi natin sasagad ng tahi. Mag-iwan tayo ng mga half inches. Tsaka natin ilak. Ganun din sa kabila. Kung saan side tayo nag-iwan ng half inches, dun din tayo mag-iwan ng half inches sa kabila. Sa kabila, dun tayo nag-iwan ng pagkatapos. Ngayon naman, iumpisahan naman natin ito. Doon sa may tirang half inches, dali tayo mag-start ng kung bakit, mamaya malalaman. Hatak uli. Garter din, alalay sa likod. Kasi minsan, pag nagbigay tayo ng sukat, minsan ang iba-iba ang hatak ng garter. Merong malambot na garter, merong matulis na garter. Ngayon, kung bakit tayo nagtira, kasi hindi tayo mag-aging. Tatahiin natin to, pero kahit di mag-aging, malinis siya at matibay. Kung saan yung nagtira tayo ng 1.5 inch, yun ang ilalagay natin sa ilalim, patong natin mo, kung tatakibin natin ganyan. And, ganyan ang tela. Ang forma ng tela, tutupi natin ng dalawang tupi. Una, tupi doon sa may nagtira tayo ng konti. Sobra. Una, yun ang una natin tutupi. Tapos, pangalawa para itago naman yung tupi. Doon naman yung tahibin natin. Yun na ini-aging.
Ganun din. Tuloy-tuloy hanggang sa matapos. Magtitira ng half inch. Unang tupi. Then, tupi ulit. Pagtapat natin dito sa may garter, ilalak natin para matibay siya. Ito ulit, pagdating ulit sa garter, tupi natin. Pagdating sa garter, ilalak natin. Ngayon, baligtarin na natin. Para maitupi naman natin ito, dulo. Tupi natin ang dalawang tupi. Paikot. Pag masyadong kumapal, pwede rin natin itong ikat yung parte ng dulo ng ating itong tupi. Para huwag naman nahirapan yung ating karayo. Tayo mabalik ng karayo. Ganun lang po kadali ang pagawa ng ating hotdog pillow piece. Po ang ating hotdog pillow case finished product. Kung meron po kayong mga katanungan o meron kayong suggestion, pwede po kayong mag-comment down sa aking channel at huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe at mag-like. Kung pwede, i-share niyo na rin bilang baguhan po dito sa pagbablog. Medyo nahihiya pa po ako eh. Pero sana support niyo po ako para ganahan pa po ako na mag-share ng aking nalalaman tungkol sa pananakit. Sige po. Thank you po sa panonood.